na impormahan ng Ilteon na naibenta ko rin sa Canyon kasi wala namang ganun patakara noon. So paano to? Eh, 10 sasakyan na nabenta ko ng panahon at nabasa sa deadline. So 10 times 20, so may utang ko sa inyo ng 200,000. Now, LTO, first things first. Maganda yung dinabas niyong memo, random, tungkol doon sa aking matagal nang inireklamo sa inyo yung open deed of sale. Ni-require niyo na po ang lahat ng mga seller ng mga sasakyan to inform LTO within a certain period of time. I think 5 days, was it 5 days? And failure to do so, may fine na 20,000 pesos ata. Medyo nabulagol ako doon kasi ako nakapagbenta rin ako ng mga sasakyan na at hindi ko na-impormahan yung LTO na naibenta ko rin sa Canyon kasi wala namang ganun patakara noon. So paano to? Eh, 10 sasakyan na nabenta ko ng panahon at lampas sa deadline. So 10 times 20, so may utang ko sa inyo ng 200,000. Paano yun? Sir, Attorney Greg Paul, Executive Director ng Land Transportation Office, sir. Magandang umaga po, Mr. Chair. Mr. Chair, yung mga bentahan po na nangyari before the effectivity of the administrative order, it should be reported to the LTO per existing, per the said AO po, it should be reported to the LTO within 5 days from effectivity of the administrative order. However, with the concerns po na nakarating po sa opisina po namin, Mr. Chair, we are reviewing that transitory provision regarding the application of the administrative order to the previous transactions happened po. So, itong vlog ni Attorney Libayan na sinasabi nga niya, sinasuggest niya na sa di umano, nagulat siya dahil ano lang, ang tawag dito ay kumbaga ito si Attorney Greg Guillermo po. Anyway, ito ang executive director pala ito ng LTO. Wala akong personal knowledge, pero according to Attorney Libayan, ito ay bata-bata ni Rapi Tulpo. Hindi ko sure ha, kasi itong Puwa, kaapelido ito na yan, ang kanyang asawa ay Puwa. So baka nga, kailang pinanggalingan ngayon. Kung paano siya napapunta sa LTO, siguro yung malaki ang hindi natin sure, pero baka gumamit ng influence ang isang Rapi Tulpo. So yun po, muli, ay dapat kayo ay mag-ingay itong mga apektado rito at sana nga ito ay ang tawag dito, matanggal itong batas na ito, ma-repeal, matanggal at hindi yung kumbaga isususpend nilang ito at ang balibalita ay ito raw ay magte-take effect na sa January 5. Sa madaling salita, hindi malinaw kung mapipigilan yung mga multa-multa na yan na kung apektado lahat ng Pilipino ay mas apektado po yung engage sa buy and sell. Yan, kasi within 5 days, tatransfer mo agad yan. Ang problema sa ating isang nakikita ko pa, kaya yung iba, ibang tulot na i-transfer ka agad dyan, yung sa HPG, nahihirapan sila. Kasi halimbawa, bumili ka sa malayong lugar, taga rito ka sa Southern Tagalog, bumili ka dyan sa Metro Manila, Caloocan, Valenzuela, yan, sa Camanaba, etc., etc. Tapos na doon ka sa southern part of the Philippines, halimbawa dyan sa Batangas or Laguna, ay madalas pupunta ka pa doon sa Metro Manila para lang kumuha ng certification sa HPG. Sana ay maremedyuhan din niya na kung taga saan yung buyer, sana ay pwede nang doon sa pinakamalapit sa kanya na LTO na HPG pumunta para sa certification. Dapat yun ang isolve kasi isa yun sa aking experience, isa yun sa nagpapabagal ng proseso kasi hindi naman tayo lahat ay walang trabaho o walang pinagkakaabalahan sa buhay. Hindi naman sa lahat na sandali may matatawag tayo para siyang gumalaw para sa atin sa pagtatransfer halimbawa niya sasakyan. So isa yun sa nakakaantala, nakakabigil na mapalipat ka agad yung sasakyan sa bagong buyer. So sana yan ang unang remedyuhan. At tungkol doon sa pagpipigil ng crime daw sa pamamagitan ng transfer na iyan na may mga multa-multa na malamang another source of income nga iyan, dirty money, a source of dirty money sa mga kinaukulang ika nga mag-i-implement niyan, ay dapat ang pag-ukulang kung crime man ang pipigilin niyan, yan po ay responsibilidad na ng ating law enforcement agency kung gaano sila kagaling, kung gaano nila magagamit ang modern technology para mapadali ang kanilang trabaho sa paghahanap sa mga kriminal na ginagamit daw yung mga sasakyan na yan na napalipat na, binili na, ilang sali na, ay hindi pa rin napapatransfer sa bagong may hawak. Sayang po sana ang tutukan. Tungkol dito sa pag-repeal, abangan pa rin natin ito ba i-implement, pero pinakamaganda talaga dyan para ma-implement ng maganda yan, mapabilis
ay ilapit yung HPG doon sa LTO. Sa lahat ng LTO, dapat merong malapit na HPG station or satellite, at allowed sila na doon magpunta yung buyer na nabili pa niya sa malayong lupa, Pampanga, Bulacan, Baguio, tapos ay taga rito sa Batangas, Laguna, Cavite, hindi na niya kailangan lumayo pa para sa HPG certification. Sana naman ay hindi matuloy itong batas na ito. Kaya lang kumbaga sa baril, nakaumang na po yan. Nakaumang na, at malamang sa susunod na ito, baka ma-implement na yan. Sana ay mapigil ito. Mag-ingay ang mga Pilipino na ang nagpanukala po nito, ang nagsulong po nitong number one, ay ang isang Rapitool po. At huwag natin kalilimutan, si JB Hirsito, isa pa rin siya sa nagsuggest ng mga multa-multa na yan. So yan, ating mga senador, ay yan ang pinagagawa, yung mga multa-multa, hindi muna iniisip itong epekto nito sa mas nakararami ng mga multa-multa na yan. Hindi naman ganun kadali ang magrehistro. At meron tayong mga minsan, may mga kontrata na ibebenta halimbawa, pero may usapan sila yung buyer and seller na ibabalik doon, parang semi-sangla ganyan. Sabihin, after 3 years ko nagamit, bilhin mo pabalik. May mga ganyan yung transaksyon . So hindi ho ganun kasimple ang ika nga ay palitan ng bilihan o transfer ng kotse o two wheels dito sa Pilipinas. Iba ho, hindi ho, ika nga, hindi dikahon ang transaksyon palagi ng bentahan ng mga kotse at motorsiklo dito sa Pilipinas. Hindi ho ganun kasimple. Pinasisimple lang masyado nitong ating mga senador, ni JB Hirsito at ni Rapitool po, na yan, dalawang yan po ang pasimuno dito sa nagkahetot-hetot na batas na ito, na hindi sinuspende lang ho. Ibig sabihin, anytime pwede po itong buhayin. Para ho itong vulkan na dormant, anytime pwede pong pumutok. Yan po ang batas na yan. Anytime pwede itong pumutok, sumambulat, at maapektuhan po tayong lahat ng lahar. Yan. Lahar, ano po ba yung isa? Nanay, ano yung isa pang nabulabas sa vulkan bukod sa lahar? Lava, yon. So yan po ay parang dormant na vulkan na pag sumabog, maapektuhan lahat tayo ng lahar at lava.